guys. Yo, what's up? Next video natin. Punta tayo sa palayan natin para tingnan yung trial natin for first time in lowing lipat tanim or using yung Kubota rice transplanter natin. So this is our first time to do it. So kaya although ano tayo, to observe kung anong mangyayari sa ano natin. So ngayon is ano na ba? Seventh day simula nung pagkalagay natin ng binhi dun sa tray. So 7 days. So sukatin natin kung ilang inches na yung taas ng palay natin. So nagpe-prepare na ang sila doon ng ano, ng final touch ng land preparation, final tractor, final touch, tapos yung leveling ng lupa. So sana maabutan natin bago matapos. Today is what? July 31, 2021. So andito na tayo sa ano ba? Dito lang tayo sa San Jose, Pili Camarines Shore. So maganda yung ano ngayon, maganda yung panahon ngayon. Gloomy Saturday afternoon. So it's a gloomy day. Hapon na tayo nakapunta ng palayan kasi may ginawa pa tayong ibang gawain. Yeah, update kayo pagka nandun na. Bisita dito si Ma'am Dolores Gandia. Siya po yung check natin sa kanya kung tama po yung ginawa natin. So ito na po yung ano natin, yung binhi. Ma'am, ano pong masabi niyo for ano natin, so itong trial natin? Sa tingin ko okay naman, kasi sa tingin ko ilang days pa lang madali nang tumubo yung mga seeds. Malalaki na, mataas na kaagad. Sa yung ibang ano, hindi sabay yung kanyang paglaki. Oo. Hindi sabay yung kanyang paglaki. So meron talagang itong parting ito. Parting ito ay mataas. Oo. Siguro baka ano pa. Kasi medyo dry na yung ano eh. Dry na yung... Oo, kailangan dilig. Oo, kasi ang dapat dilig nito, kasi ito yung tinatawag na dry type method ng seedling preparation natin. So dapat aga, umaga, hapon yung ano natin, yung pagdidilig. So dito pala hindi na sapat yung spray lang, dapat yung ano na, labay yung sprinkler na. So far ma'am, okay naman po ito, except na dry na kasi. Punta po tayo doon sa may ano, sa may seed bed yung sa may sa wet type na seedling preparation natin. So, 'di ba? Kita niyo mga ka-hybrid, meron tayong bisita kaagad, municipal agriculture technologist. So, at least napaunlakan tayo ni Ma'am Dolores dito sa natin. Trial natin ito. So, tingnan natin sa kabila. Ito po yung dry type na seedling preparation. So, ito mayroong may magpatangkat na talaga. Yung sinasabi ni Ma'am Dolores kanina. So, yan. So, bali. Yan, natanggal. Ah, sige ma'am, tanggalin mo. Yan, so, yan po. Yan na po yung ano. Yan na po yung seedling natin. So,
So yan, oh. So hindi siya naghihiwalay. Kahit yung base natin ay pure CRH, carbonized rice hull. So tumubo ng maganda yung ugat ng binhi natin. So hindi siya naghihiwa-hiwalay. So maganda yung ano natin, preparation. So ready na siya for transplanting. So papatanggalin pa natin ng konti siguro for the next 2 days kasi 7 days pa lang to. Tangkat na. Oh, ito po yung dry wet type. So, ano yung observation niyo dito, ma'am? Parang mas matangkad na yung nasa dry. Dry type. Dry type. Oh. Itong sa wet type. Medyo ano pa siya. Kukuha tayo mamaya, i-observe natin 'to. Pero magandang ano niya. Ito. Maganda ng ugat. Ugat kanino? Mas kalaba. Kalibasa, tubig. May tubig. Oo. Ano kaya kung ilag? Alayin. Bubo lang yun kasi magandang ano pa siya. Ito kaya, ma'am, ano to? Simula kang pagtanggal ni kang taho, para lang ko na talaga siya, nauuranan siya, ini kaya nakapatong-patong ni kang hinot sa laob. Tapos nakakulog. Bastante, exposed siya. Mas mabulas. Ano natin. Hindi, may siya purog kaso i-ano ta, i-compare ta yung naglangkaw. Ito kaya first day pa lang, ano talaga siya, green na iniyo, puti na puti pa ni. Kaya dapat pa lang kaniyo, kaya parang lightning one day. Dapat kani 2 days pa lang inano na nilatag na pina itong hindi na kinakulog, tinanggal na sa pagkapatong-patong. So at least iyon na yung pwede yung 1 point lesson na talagang importante yung pagkukulob na dapat ano lang 2 days pa 3 days pa lang yung kulob. Incubation period 3 days or 3 days to 24 times 3 72 hours. Oo. Mas matagal. So tagal. Oo. Yung kasi nakalatag lang yun tapos nakapatong lang yung trapal. Kaya nauulanan pa. So open na siya, open siya. Nagtutubo na talaga siya. Kasi ano tayo nito, trial. So okay lang. Pero sabi nila, the more the earlier na na-i-transfer natin to, na-i-transplant, the more daw mas mataas yung yield, sabi nung mga mas maaga yung transplanting. Oo. The earlier the success rate. Yield. Oo. Kumpara di ba yung traditional natin, 17, 18 days. Kaya nga 25 patarok, uli na. Late na. So, yun po yung observation ni Ma'am Dolores ng Municipal Agriculture Office. Siya po yung agriculture technologist. Ano po? Ito ay 50 kasi may mga ata pa yun, pinalataw ko lang. Mga sabi natin mga 45 kilograms na ano to ng 200 trays. Hindi naman nasunod dun kasi sobrado yan eh. Dapat extra pa yun kasi pinag ano pa, sabog. So yan na yung ano natin, yung
seedlings. Ano ho? Yan ang seedlings natin. Ako siyang dito siya green, green. Ano ba to? Mas maganda talaga yung ano. Mas maganda yung dry preparation. Ma'am Doye, ano pong masasabi niyo dito sa trial natin ng dry met wet method ng seedling preparation ng rice at dry methods? Sa tingin ko, yung gut, mahaba sa dry method. Dry method of raising seedling. Opo. Sa tingin ko, mas okay ito kasi mahaba yung mga ugat niya. So pag na-establish natin yung seeds, pag i-transplant natin siya, mas maganda, mas mabulas ang ano. So pwede na ito sa time na 10 to 11 days. 10 to 11 days, okay. Alright. Maganda. So mas maganda pala to, ma'am, kasi yung sa mga yung traditional yung typical na natin ay 7 to 18 days, di ba? Oo. Yung sa taong nagaano, so makakatipid tayo sa oras nito. Sa so ano yung epekto, ma'am, pagka ano maagang na itanim yung seedling? Maaga na itanim yung mag-malilesen yung durations niya. Makabuelo siya kaagad imbis na for the next 18 days nasa seedling pa siya, sa 11 days pa lang na itanim na, so nakakabuelo na siya, so ang absorption ng mga nutrients ng dapat na kailangan ng palay nakukuha niya na lahat, so ultimately yung effect niya mas mataas yung production, yung yield. Ayun, so at least guys, malinaw sa atin, o at least nakapag-imbita tayo ng personnel sa munisipyo natin ng agrikultura. So si Ma'am Dolores. Pwede natin i-encourage yung mga farmers na i-adapt yung technology natin para mas mapadali. Opo. Oo. So still we are in the process of observation. So until na maano ito, makikita natin, ma'am, kung talagang mataas yung yield niya. So I think that is sa sinasabi niyo kasi napag-aralan niyo, expert kayo sa rice. So I think baka mas siguradong mas mataas to kumpara sa typical na halimbawa yung broadcasting o sabong tanim, o kaya yung like 17 18 days na i-transplant yung palay. So maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagbisita, at sana'y andito pa kayo sa pag-ano natin, pag-transplant sa time ng pag-transplant sana, natin. Sana. Para sana hindi kayo busy sa munisipyo. So guys, isang malaking karangalan ang pagpunta mo dito sa aming maliit na sakahan na nag-i-experiment pa, na still striving for improvement para mapataas yung yield. And syempre, para kahit paano tumaas-taas din yung ano natin, karidad ng ano natin, ng pagsaka, the way of farming styles dito sa, lalo dito sa Pili Camarines Sur. Kasi halos lahat, di ba, ang epekto nito is pag malaki yung ani, malaki ang kita. Kahit mura yung palay, pag mura yung palay, tapos malaki ang ani, may kita pa rin. So guys, yun nga, sabi nga ni Ma'am Dolores is we are in the challenge of increasing the yield. I mean, the problem is yung presyo ng palay is napakababa. So what we need to do is we have to strive to increase the yield so that kahit papaano mas tumaas, mas may kita pa rin tayo, di ba? Mababa yung presyo ng palay, but mataas yung ani natin, so may kita pa rin. So unlike na mababa na yung presyo ng palay,
mababa pa rin yung ani natin. So talagang lugi, lugi yung mga magsasaka. So I hope you have to do something about it. And hindi natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno, you know, the government are also doing their best to help us, but practically actually yung magsaka parati yung I think the last priority. So but ano pa rin, ang problema lang natin talaga yung presyo ng palay. So I think the government should do something about it para matulungan naman yung ano, matulungan naman yung tayong mga magsaka, lalo yung tayong mga maliliit na magsaka. So yun na lang yung kinabubuhay natin. So dapat yeah, we are still hoping from the government to increase the price of the fresh palay para kahit papaano tumaas naman yung kalidad ng buhay ng magsaka. So of course, yung mga magsaka hindi naman nila hayaang bumaba yung ani nila. Syempre, sino naman namang hindi tatanggi sa mataas na ani, di ba? So but yun nga yung sabi natin, we have to do something about it. So this is the way we have to increase our yield. You have to increase our ani, and yeah, you have to increase our profit, of course. So guys, hanggang dito na lang po. So ito, once again, itong palay na to ay itong punla natin ay about 5 inches, more than 5 inches, like 5 to 6 inches. So this is ready for transplanting. And yeah, our land preparation is done. The leveling is done. And it's under spraying ng para sa kuhol para maproteksyonan yung punla natin. So yeah, ma-appreciate namin itong ginagawa natin to, guys, ay para sa ating magsaka, sa ating lahat. Hindi lang para sa atin to, para sa ating lahat to. So syempre naman ma-appreciate natin yung pag-like nyo dito sa ating video. And you can put your comments, whatever it is. May mga puna kayo or may mga suggestions, yeah, you can put it here down below the comment section, and para sa improvement natin, para i-consider natin for the next video. So yeah, syempre we would appreciate again if you are going to subscribe on my channel, and i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next videos natin. So guys, once again, this is Hybrid Bicol here in Pili Camarines Sur. So yeah. Hanggang dito na lamang. Bye-bye.